Kayo na po ang lahat. Hihinin niyo ang Panginoon na kilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, noong una'y mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutang ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong nagahari sa mga taong suwail. Dati tayo'y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopuotan ng Diyos. Subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inuukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti
na itinalaganan niya ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo'y sa Diyos lamang, tayong lahat na nilalang. Tayo'y sa Diyos lamang, tayong lahat na nilalang. Umawi sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginoo'y papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Tayo'y sa Diyos lamang, tayong lahat ng nilalang. Ang Panginoo'y ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Tayo'y sa Diyos lamang, tayong lahat na nilalang. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Tayo'y sa Diyos lamang, tayong lahat na nilalang. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Tayo'y sa Diyos lamang, tayong lahat na nilalang. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Mapalad ang mga dupa na tanging Diyos na lumikha. Ang pag-asa at adhik Alleluia, 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 Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aking mana. Sumagot siya, Ginoo, sino po ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinhagang ito. Ang bukiri ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't sinabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gagibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako. Kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo?
Ganyan ang sasapitin ng nagtitipo ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang paalala sa atin ang ebanghelyo natin ngayon, no, na tayo sana bilang Kristiyano ay medyo nasisilaw ho ako, pasensya na ha. Kung may magkukuha man ho, no, wag ho may flash. Paisipin nyo, hayop ako na nasisilaw pag may i-flash, no. Magandang paalala sa atin, no, ng ebanghelyo natin sa araw na ito, na minsan, no, napapangunahan tayo na gusto nating may makuha, no, gusto nating may makamit lagi, gusto natin anong para sa akin ito, ano makukuha ko dito, no. Pero paalala sa atin ng Panginoon, no, sa ebanghelyo natin ngayon, na ang taong sakim, gusto niya lahat para sa kanya. Parang takot maubusan, takot mawalan. Sa totoo lang, dukha sa paningin ng Diyos. Yung taong para may makuha lang, manlalamang ng kapwa, mandadaya ng kapwa, ayan ang tunay na dukha sa mata ng Diyos. Kung kahapon ho, ang paalala sa atin ng Diyos, ang pagiging dakila sa kaharian ng Diyos, no ho, ay ang pagiging lingkod ng lahat, ang paalala naman sa atin ng Diyos sa ebanghelyo natin ngayon, na sana maging pinagpala tayo sa harapan ng Diyos. Hindi para mga dukha at parang takot na takot mawalan. Kasi kung titignan din natin, ang taong pinagpapala ng Diyos ay bukas loob. Marunong magbigay, marunong mag-alay, marunong magbigay. Hindi yung iniisip niya, ano para sa akin ito, anong makukuha ko. Na sa ganung pag-iisip, ang nangyayari ay nanlalamang, nandadaya, at minsan ay tumatapak ng kapwa. Kaya magandang paalala sa atin, no, na bilang mga Kristiyano, sana ho hindi greed o pagkasakim, kasakiman ng laman ng puso natin, kundi generosity. Pagiging mapagbigay dahil alam natin na ang lahat ay mula sa Diyos at pinagkaloob ng Diyos. Ibinigay sa atin ng Panginoon, biyaya ng Diyos. Kaya ang taong lumalago sa biyaya ng Diyos, hindi kasakiman ang nananatili sa puso niya, kundi ang nananatili sa puso niya ay pagiging mapagbigay. No, generous. Because that person experienced the generosity of God. Kaya magandang paalala sa atin at imbitasyon at hamon na rin siguro sa ating paglalakbay bilang Kristiyano, not to grow in greed, but to grow in generosity. Pagiging mapagbigay, pagiging bukas palad, dahil ang Diyos na modelo, ang Diyos na mapagpala, ang Diyos na mapagbigay, the Lord who is our model and who is ever generous to us, we receive that generosity from Him. At maganda rin paalala sa atin at imbitasyon na kung paano ako nakatanggap ng generosity mula sa Diyos, ako din ay maging generous din sa kapwa ko. Hindi lang siguro sa material na bagay eh. Minsan ang iniisip natin yung generosity sa material na bagay lamang eh. Pero magandang tignan din natin na ang generosity din ay nakikita sa pagiging mapagpaunawain. Pagiging mapagpatawad. God's generosity, because of His mercy, also forgave us from our sins. Mapinatawad tayo ng Diyos sa ating kasalanan dahil sa kanyang pagiging bukas palad. Hindi rin kuripot ang Diyos sa pag-unawa, pagpatawad sa atin
dahil higit na papagmahal ang Diyos. Kaya maganda para sa atin, no? At imbitasyon sa atin, lumago sa pagiging bukas palad sa Diyos. Generous, hindi lamang sa kayamanan o sa material na bagay, kundi generosity din sa paglilingkod at pagbibigay ng sarili. Generous din sa paglilingkod sa kapwa, kahit generous din sa pag-unawa sa kapwa. May we grow in God's generosity and not in greed. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, may pananalig na walang maliw sa pagkalinga ng Diyos sa atin. Buksan natin ang ating mga puso upang higit nating maunawaan ang mga bagay na mas dapat nating pahalagahan sa ating buhay. Ang ating itugon, Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso, naway patuloy na ipadama ang presensya ni Kristo sa buong daigdig sa pamamagitan ng simpleng pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayo naway maging sensitibo sa mga hindi nakaaangat sa buhay at matuto tayong magbahagi ng ating yaman sa mga dukha. Manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang katarungan at pagkakapantay-pantay naway maisulong sa pamamagitan ng mga pagbabagong politikal, panlipunan at pangkabuhayan. Manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamumuhay. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway makadama ng kayamanan ng presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao, naway biyayaan ng awa ng Panginoon ng liwanag, kapayapaan at kapahingahang walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama naming Diyos, pinasasalamatan ka namin sa iyong napakaraming biyaya sa amin. Tulungan mo kaming may pananagutang gamitin ang aming ari-arian na nagmumula sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Bago ho mapagpatuloy ang misa, nakikiusap po ako sa mga nagsisimba ay makiisa tayo sa misa. No, iwasan natin yung nagbibideo, lalo na ho yung may flashlight pa ho. No? May online mass naman po. Salamat po. Magsiupo muna ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan,
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa pag-ahain naming mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod naming ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalinga ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, inako niyang sundin ng loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsihuluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Sa kuwina'y magsulat
na hindi humahanap. Nakapalit na ka, inaanyayahan po ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng Mahal na Poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide formation bukas, October 22, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang Devotee to Disciples. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Vicente Gabriel Bautista, Vice Rector, Manila Cathedral. Makiisa po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha sa malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa ating mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Binibintuko ka namin, aral mong amin, buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin.